Mapa Jeffers. This is International Master Jem Garcia. And welcome back to our YouTube channel. So ngayon po, patuloy tayo sa ating coverage ng Norway Chess. At syempre, ang titingnan po natin laro ngayon ay yung laban ni Super Grandmaster Wesley So. Ang kalaban niya po dito sa round number 6 ay si Super Grandmaster Arjan Tari. So kung mapapansin po natin yung rating nito ni Arjan Tari, hindi pa siya 2700. So syempre, Super GM pa rin yan. Pero ito na po yung mga kailangan iskoran ni Super GM Wesley So para makahabol siya dun sa leaders, si Anand and si Magnus Carlsen. Ayan, so punta po tayo sa ating game. White po si Wesley and black si Arjan Tari. Ito po nag-start with e4. And then pagka e4, nag-e5. So, syempre, usong-uso po ngayon yung mga solid-solid lang na opening. Knight f3, knight c6. And then dito nag-bishop c4 si Wesley. And nag-knight f6. Ayan. So actually dito yung tinatawag na Italian game na two knights defense. Pwedeng pumasok si Wesley dun sa magulong fried liver attack. Ayan yung atakihin ka agad dito. So syempre kailangan mag d5, kain. And then knight a5. Check. Ganyan po ang main line dyan eh. Ayan. Sa atas yung bishop. Pwede dito. Pwede dito. Kaso, punta tayo sa game. Ang ginawa ni Wesley yung makunat lang. So, d3. And na-transpose po sa Gioco Piano. Bishop c5. Castling. d6. c3. So, ito po lahat. Main line lamang. And ang ginawa dito ni Tari, yung uso ngayon, yung a5. And then, pagka-rook e1. Castling. h3. h6. Knight bd2. So, ito po lahat, normal development lamang. Ayan, so, bishop e6, bishop b5, bishop b6, and then nag-knight c4. Siyempre, ito po is under attack. Kaya, umiwas muna. Bishop c5, umatras si Wesley, bishop b6. Simula pa lang, may balikan na kagad, no? Siyempre, si Wesley, ang taas mo ng rating, hindi siya papayag sa tabla. So, a4. Knight a7, under attack ang bishop, umatras, bishop c4, knight c6, bishop b5, talagang medyo nagkakabalikan dito. Knight a7, bishop c4, knight c6. So, syempre, pag isang balik pa, threefold repetition na po yun. Pero, as I said, hindi pa payag si Wesley kasi mataas po ang rating. Nag-bishop takes e6. Ayan. So, kain, knight c4, bishop a7, and then pagka bishop e3, nagkainan ulit. Kain. At kung papansinin po natin dito, very very symmetrical ang posisyon, no? Ang nawala is tigalawang bishops. Ayan. So, pupunta po tayo sa ating openings book kung bubuksan po natin. Lahat po ng games dito previously ay nauwi po sa tabla kasi talagang yung palitan ng pyesa ho, parehas na parehas. So, ano po ibig sabihin ko nun? Kailangan kasi kung gusto mong magpipilit ka, ang ipapalit mong pyesa, kunyari, bishop ang hawak mo, meron siyang knight para hindi kayo magkamuka. Medyo may imbalance yung posisyon. So, kunyari, nawala ka ng knight, siya merong bishop. Kung baga, ang palitan dapat bishop laban sa knight. Kasi dito, pagka magkamuka, ang technique lang po na gagawin, isa, syempre, pagka yung knight mo pumasok, tututukan ng knight niya. Yung queen mo pumasok, tututukan din ng queen niya. Parehas na parehas huwag matitirang posisyon. Masyado hong simple. At ayan po ang makikita natin dito. So, pag queen d7, queen b3, nag-b6, rook a1, rook f7, g3, rook af8, king g2, queen d8. So, makikita nyo yung ginagawa lang ni Arjan Tari, knight cd2, queen d7, nagwe-waiting lang. Ayan, so pwede natin tanggalin na yung openings book. So, waiting lang dito kung anong gagawin ng white. So, rook 1 e2, knight h7, and then kapag pumapasok ang pyesa, tututukan din ng pyesa niya. So, nag-knight a7, queen to queen. At ang napansin ko po dito is masyadong simple
yung posyon. So, tigalawang rook, tigalawang knight. Magkamuka. Ayan. So, knight c4, knight f6. Fast forward natin ng konti. Pagkapasok ng knight, ng kainan. And, napunta po tayo sa endgame na tigalawang rook and knight. Kaso, parang masyadong solid and masyadong simple yung posisyon. So, ng h4, h2, h5, main, rook a2. And pumapasok pa nga ang mga rook ni Wesley. Kaso, masyado talagang konti na lang yung pyesa. So, parang hindi na madaling hiluhin yung mga super GMs, no? Pero syempre, super GM din ho yan. Hindi yan basta-basta mabla-blunder. So, since konti ang pyesa, unti-unti, nakapalitan. So, nakapalitan, nakakain ng pawn. And dito, actually, parang meron pa nga konting lamang si Wesley. Kaso, konti na lang kasi talaga yung pyesa, no? So, take note, hindi pwedeng kumain dito. Mabibitin din kasi yung knight sa g4. Tapos, nakakatakot ba? Baka makapasok yung rook. So, nag-rook c2 lang. Ayan, knight d6. Kumain. Kain. And then, nag e4. So, talaga, inuunti-unti, inuubos na po yung mga pawn. Rook g7, check. King f5. And f4. So, dito sa unang tingin, parang lumalamang pa si Wesley. For example, mamatihin na po dito. So, pagka nag e3 ka dyan, merong king f3. Tapos, mamamati ka na, no? Kaya, kakain dito. Kaso, nakita pa rin yung mga tamang depensa, eh. Nag knight f7, na depensa sa g5, tapos ito po hindi makain kasi makakain din yung knight sa g4. So, sakto mga depensa, talagang nag-hold on itong si GM Ariantari para makatabla. Ayan. So, inaabangan niya kung anong gagawin ng king. Kasi yung knight at saka yung rook, sukswang, hindi po makagalaw. So, eventually, nung pumasok yung king, nakapasok din tuloy yung rook. At unti-unti pong naubos ang pyesa hanggang napunta tayo sa tablang posisyon. Ayan o, talagang nananable o. Kain. So ito, pwede na natin i-fast forward. Ayan. Nauwi po sa rook endgame. And alam naman natin na rook endgame, yung kasabihan nga po is palaging tabla. At nauwi tuloy sa tabla. Ayan. So yan po ang game ni Wesley. Unfortunately, nauwi sa tabla sa lower rated. At syempre, malakas din ho yan. Magaling ho dumipensa. Pagka yung mga posisyon ay masyadong simple. Masyado na-exchange kagad yung mga bishop. Na-exchange yung queen. Wala hong natirang kaguluhan eh. So, naka-hold po sa tabla. And, pagka tabla po ang game, as always, meron pong Armageddon. Ayan, punta tayo sa Armageddon ngayon. At ang maganda naman, dito, ay, balik tayo. So, maganda dito, must win situation na si Wesley. Kailangan niya na pong magpilit. At punta tayo sa ating game. So, white po si Wesley, black si Ariantari. Take note, pagkatabla, panalo po yung itim. Pero meron siyang partida. So, 10 minutes for white and 7 minutes for black. Ito po nag-start with c4. Actually, parang ito yung magandang opening na panlaban. Napapansin ko kay Wesley, pagka c4 yung ginagamit niyang opening, talaga sumasabog yung posisyon. Parang yung laban niya kay Anand na sabog-sabogan eh. So dito, e6, knight c3, d5, and na-transpose po sa d4. Pero ang ginamit dito is yung Tarash opening. Ayan. So, nag c5, cd5, ed5, and then knight f3, knight c6, g3, knight f6, bishop g2. At ito po, palagi kong nalalaro to kasi parang ano na rin to eh. Parang English opening na na-transpose, no? So, dito ang ginawa is cd4, knight d4, knight d4, bishop c5, knight b3, and then bishop b6. So actually dito, marami-rami na rin po akong games. Kung ma-check nyo sa akin database, ang ginagawa ko lang usually is castling. Ayan, so nakukunat lang ako. Tapos pag halimbawa nag-castling din, aatakihin ko itong bishop. So
Balik tayo sa game. Ang ginawa ni Wesley, kinapture niya kagad itong gitnang pawn. No? At yan po is pawn sacrifice. Pagka knight d5, nag-bishop e6 lang. Ayan. Take note, hindi po pwedeng capturein ito. Pag kinapture yan, kakainin kasi ito eh. Ayan. Tapos ma-under fire yung posisyon ni Wesley. Pagkakain, ito may threat dito, ito may threat dito. Tapos yung king, hindi safe sa gitna. Ayan. So, ang linya po pala dito is e4. Ayan. So, pumapasok lang tayo sa linya. And then, pagka bishop g4, queen d2. At dito, wala na pong games previously. Pero makikita natin, talagang ang gulo-gulo na po ng laro. So, knight takes d5, e takes d5, queen e7, check. King f1. And dito, nag-castling queenside. Ayan. So, medyo magulo na yung laro, no? Advantage po for Wesley kasi kailangan niya talagang manalo dito. So, must win situation. Nag h3. Alisin lang natin yung arrow, ha? Ayan. So, h3, bishop f5. At dito, nakita ni Wesley yung napagandang queen sacrifice with d takes c6. Ayan. So, actually, ayaw lang po ng engine. Pero pagka sa tao po kasi yung nag-sacrifice niyan, talagang sa unang tingin maganda po talaga eh. So pagka rook dito, sorry, ito po yung blunder, dapat pala hindi kakainin ang tira. So kakain lang daw with b takes c6. O nga naman. Tapos pagka nag queen f4, huli ka dito, mate in 1 ka. Ayan. So yun pala ang pangontra doon. Wala na palang solusyon yan ah. Paano susolusyonan yun? Mamatihin dito. Pagka ng queen d2, ay queen e2, may bishop d3. Pagka naman na queen e1, bishop d3 pa rin. So, babaksak ang queen. So, wala na palang solusyon yun. Grabe, blunder palang ginawa ni Wesley. Although, okay pa rin naman siguro. Pagka king g1, so makakain to, magiging ganyan. Ganyan ang force. Mayroong rook and knight. At least active yung bishop, pero talagang tangilid eh. May queen e2. Papasukin, uubusin dito. Kaso hindi ko nakita eh. Nag-rook takes dito kagad. Nagkaroon ng pawn sa b7 si Wesley. Pagka ganyan, kain. And actually, based sa engine natin, lamang pa rin ang itim. Pero ang lakas ko kasi ng pawn. Tapos may paparating dito. Parang very active yung mga pyesa ng white. Ayan. So, dito nag a6 and double question mark. Nakapag rook e1, queen f6, king g1, bishop e6, and king h2. So, ito po, pinakain lang. At pag kinain naman yan, mapipin lang po siya dyan. No? So, check. Pagka king a7, pwede nga ipin lang ito eh. Pagkakain, may discover the top. Ayan. So, nag king a7 kagad. Bishop c3, queen takes f2, rook hf1, queen c2, and then knight d4. At dito, definitely talo na yung black kasi papasok na po yung mga pyesa ng itim, ng white. So pagkakain, kain, no? Anytime na to, pwede nang i-queen. Eh. So king b8, check. King a7, check. And then pag king b8, ito na yung finishing blow with rook e6, fe6. And then pagka bishop e5, check. Check. Bishop takes g7. Rook e8. Lakas ng dalawang bishop eh. Check. Check ulit. Check. And then pagka king a7, rook f7. Diyan na po matatapos yung game kasi unstoppable na yung pag-queen. So pag-queen yan, merong check pa. Tapos hindi ka makapag-rook b8 kasi checkmate sa d4. Ayan. So king b6 and nakapag-queen na. So ang dami hong pyesa. May dalawang bishop and rook. Dito, tumuloy pa ng konti. Pero fortress na kasi yung puti. Uunti-untiin na po. Pipitasin lahat ng mga pawn ng black. Dito, nag-resign na si Arian Tari. So once again, nanalo na naman po si Wesley sa Armageddon. Unfortunately lang, kasi yung Armageddon, kalahati lang po ng puntos kumpara sa panalo sa classical. So very important pa rin yung manalo ka sa classical. Kaso,
Medyo matagal-tagal na pong hindi na nanalo si Wesley sa classical. Siguro in the next few rounds, kailangan niya ng manalo sa classical para mahabol niya yung current leader na si Magnus Carlsen. Parang 3 wins na siya sa classical. So, medyo lumalayo na po yung lamang. Pero abangan po natin ano ang mangyayari next game. So, hopefully na-enjoy niyo po itong ating analysis. And agree po ba kayo dun sa commentary ko na yung opening ni Wesley masyado kasing safe kaya siya natablahan, no? Siguro kailangan niya mag C4 pero mahirap naman mag-suggest kasi super GM ho yan. Alam niya naman yung ginagawa niya. At i-comment niyo lang po kung ano ang mga haka-haka niyo down below sa ating comment section. So kung meron po kayo natutunan, please like this video and subscribe to our YouTube channel. This is International Master Jem Garcia. See you again next video.